갑자기 내게 나타나죠 너. 난 아무 말도 할 수가 없었지. 첫눈에 반한다는 이야기가 널 보는 순간 이해가 됐어. 매번 야야야야야 불러 널 야야야야 내 맘을 고백하려고 타이밍만 보는 나. 그런 나를 Hello my loves. Nandito tayo ngayon sa hospital. Ayan, napapasugod yung oras dahil sa gestational diabetes na yan. Ayan, pinatawag kami ng doktor ko kasi kailangan kami makita at makausap. Just go. Ayan guys, galing na kami sa hospital. Then nakausap na namin ng aking doktor sa aking gestational diabetes. Kasi 2 weeks naging normal ang aking result sa gestational diabetes. Then suddenly I think 3 days na mataas ang aking breakfast result for blood sugar. Then yung ibang result, yung after lunch, after dinner, before bedtime is good. Tapos yung morning lang ang bad. Tapos yung fasting ko in the morning, just awake, it's good. Yung breakfast lang talaga ang mataas. Tatlong araw na ganun. So, tinawagan ako ng doktor kasi malapit na akong manganak. Kaya, todo sila monitor ng aking blood sugar. So, prescription na kunin sa pharmacy. Then, after breakfast, mag-i-inject na naman ako ng another insulin. So, ang aking insulin na ngayon is 2 type of insulin. Mag-start ako bukas, bagong insulin. Pero mag-start ako ng 4 units. Then, mayroon akong 2 tablets of metformin, which is 1,000 milligram. Sa gabi, mayroon pa rin akong insulin, which is 38 units na ako doon. So, still keep going on the one hanggang ako'y maglilibor. Yan guys. Then, kanina, dumadin kami doon sa antenatal, doon sa mga midwife ko. So, 11 of June, yun tinanong namin kung anong oras ang aking swab test for COVID bago ako papasok ng 12 of June sa maternity suit doon sa aking panganganakan. Yan, so, nag-book semester ng 4 p.m. So, 11 of June, mayroon akong swab test ng 4 p.m. Right. Yeah. Another paint we want. Yeah, so Mister, go to... Oh my shop. Word. Hello everybody. Hindi nagsasawang bumili ng pintura kasi hindi pa niya tapos yung darling, from ni Baby Molly. Father of Baby Molly. Yes. Well, yeah, I'm very picture. Stressed. No, I'm very stressed. Yeah, actually I'm very stressed kasi hindi ko maintindihan ano ang dapat gawin that yung young gestational diabetes na yan. Kasi kapag pare-parehas na mataas ang aking result, wala silang sinasabi. Nagtitext lang sila na increase ang aking insulin. Pero kapag ang result naman ay perfect, ayan, mayroon silang complain na dapat kumain ako ng more carbohydrates, protein, like that. Ayan. So, okay lang guys, kunti na lang, ilang days na lang hintayin. 10 days. God. After giving birth, wala na akong insulin, no more tablets. Good. Back to normal. Ayan. Hooray. Anan na lang natin si Baby Molly. Hooray. Punta kami sa supermarket, bili na ng mga ano kakainin ko kapag ako'y manganganak. Inistambay namin, lagyan na lang sa freezer.
yung mga meat na pwedeng sabawan. Yan, kasi ito na ang last naming paglabas. Yan ang balita ng pagsugod namin agad-agad sa hospital. Okay. Mamaya na naman. Hello mga loves, nandito na tayo sa bahay. Hindi ako makapag-vlog dun sa supermarket kasi maraming tubig-tubig. Baka madulas ako. Yan. Grocery kami ng ibang ano ni Mister para pag makapanganak na ako. Yun, i-propose na lang yung mga meat na binilian namin. Then, nag-collect na naman kami ng prescription ng aking insulin. Yan. Laging may pangalan. Ito ang aking bagong insulin. Ito yung needle niya. Pero gagamitin ko lang siya ng 10 araw lang. Pero binigyan kami na. Ayan. See, kapag hindi wala akong healthcare, marami sana kaming babayaran. So, dahil mayroon akong healthcare, i-spray everything, all my medication. Then, dahil doon sa ay mataas, so yun ang kukontrolin nila. So, itong gagamitin ko ng umaga. Start ako ng 4 units. Ito, may dalawang pen. Yeah, I think this one may 300 units. Every pen. Pero tindis ko lang na magagamit. So, maraming sobra. Yan. Mag-umpisa ako bukas. After breakfast. Then, patuloy pa rin ang aking tablets. Na after breakfast, ang tinitik ko na tablet is 1,000 milligram. Then, ganun din sa after dinner is 1,000 milligram. Then, may another insulin ako, yung green. Yung para sa gabi, ang aking insulin, pangalan niya ay Humulin, quick pen. Ito, itong bago na to, ang pangalan niya ay Humulog. Yan, may dalawang pen ako. Malapit ko nang malalampasan ang paghihirap sa araw-araw na pagturok ng aking legs. Yan. Then, kapag ano ka ng gestational diabetes, tapos dalhin mo yung mga gamit. Yan, mayroon akong ID na ganito. Dala-dala ko sa wallet ko. Ayan, ito yung unang insulin ko, Humulin Quick Pen. Then, binigyan ako ulit ng isang card. Ito naman yung isa para sa morning. Yan, tindis ko na lang naman gagamitin to. Yan, malapit na akong graduate guys sa aking gestational diabetes. Yeah, welcome to unlimited foods na naman. Yeah. Sorry guys, sa aking gestational diabetes, marami na akong naubos na medication. But very lucky kasi ang healthcare na nila dito is very good. Yan, kapag magbayad ka, free lahat. Yan. Marami na kami sigurong babayaran sa aking medication kapag hindi free. Kaya buti na lang ako isang residence na dito. Yan. Yan guys, mag-unpack tayo na. Please. Nalabas na ni Baby Molly. Ayan. Ang magaling makulay ko. Oh. Yan. Lagyan ng soup. Pag-i-pass sa freezer yan. Oops. And then my duck. Ayan. Lagyan ng sabaw. In my kidneys. My liver. Tsaka minced beef. Gusto ko sana bumili ng salmon, yung whole salmon. Wala sila ngayon. So, babalik na lang si Mister kapag kailangan ko ng kumain ng isda. Then may cucumber tayo. Chinese cabbage. Ayan, mayroong ano si Mister.
Easter. Yogurt. Kibiris kami, strawberry, raspberry, and blueberry. May isda kami dito. Ito ngayon ang hapunan namin. I-steam ko siya. Then my favorite sardines. Para siyang ano, kambal. Masarap to. Ayan. Meron ibang isda dito. Ayan. Pwede ko nilagay sa freezer. Para kapag makapag luna ko, panganak, yan, pwede kong sabawan. Meron ko dito, skippers. Then my banana. Itong skippers, smoked fish. Para siyang tinapa. Pero mas masarap pa rin ang tinapa sa Pinas, mas malasa. Banana sister. Ito tayo, garlic. Ayan, ilagay ko dito. Kasi lagay ni Mr. sa freezer. Garlic ko yan. Ito yung layo sa garlic ng freezer. Ayan. Meron akong padilim. Ayan, meron tayong nappy sacks. Ayan, may plastic. Kapag yung napis, tapon yan. Lagay natin sa limamoy. Meron peach care. Then, bumili ako ng popcorn. Ayan, nakalit ko ng popcorn. Ayan, sabi nila, kapag bago ka maglilibor, pwede ka uminom ng pineapple. I think hindi naman masyadong matamis kasi mayroon pa akong blood glucose test kapag ako'y maglilibor. Pwede kong inumin. Yan, bauni ko sa hospital. Cheese and onion Pringles. May chocolate na naman dito si Mr. Pero sa kambal. At lemongrass. Ayan. Hindi na ako bumibili ng ginger, yung luya, kasi sabi nila, kapag magpapadidi ka, baka mawawala yung ano, gatas. Kaya nag-stop muna ako mag-use ng ginger. And then meron ditong cabbage. Nakalikait sa paper bag. And meron tayong cauliflower. Ayan, eggs. Si Mr. ang experience niya sa pagkuha ng eggs last week. Inahodo niya isang tray lahat. Yung katabi ng isang tray ay nagtilapon. Mayroon white bread dito. Mayroon akong seeded bread. Yan din, may biscuit for cappuccino. Another one for biscuit for cappuccino. Yan, bumili ako ng tubig na ganito. Yan, dalhin ko sa hospital. Guys, lahat ng aming grocery ngayon, kunti lang. Kasi nag-grocery kami last week. Yan. Guys, ang aking tiyan, mababa na. Yan. Kapag na-stress ako, parang gusto na niyang lumabas. Yan guys, rest time na tayo. Saglit. Ayan, habang ako'y nagluluto ng aming dinner. Ayan, nag-steam ako ng fish. Marami pa akong gagawin, guys, sa aking bago akong mga anak. Yung ano, yung midwife ko, last na visit namin siya last week, binigay siya sa akin na syringe. Ayan, kailangan ko mag-collect ng colostrum. Kasi kapag lalabas na si baby, yun ang kanyang dididiin. Yan, meron siyang syringe sa ganyan, 5 ml. Dapat mag-collect ako bago ako manganak. I-try ko bukas. Kasi kailangan, ano, i-compress mo yung boobs. Bukas try kong magbabad sa bathtub ng medyo maligam-gam. Then,
After ko magbat, yan, nata akong 7 serins na binigay ng aking midwife. Yun, punuin ko yun. Tapos ilagay ko sa freezer. Tapos paglabas na ni baby, yun ang kanyang inumin. Yan yung unang, ano, ng milk. Yung unang labas ng milk kasi maraming vitamins yun. So, yun guys. Konting-konting pagtitiis na lang. So, yan guys. Magpapahinga na tayo. Tingnan natin si Buntis. Laging pagod na. 1 week na lang hintayin bago pumunta sa hospital para mag-libor. Ayos na din ang buntis. Yan, balik na sa normal. No more insulin kapag mapanganak na si baby. Pero after 3 months, mayroon pa rin akong blood test. I-check nila kung nawala na talaga ang diabetes. So, yan guys. Then, I think paglabas ni baby, bigyan nila agad ng vaccine. Ay, hindi ko alam kung ano yung mga vaccine na yun. Yun, imo-monitor nila siya. Yun, ganito kaganda yung healthcare dito sa United Kingdom. Yan, kapag bagong panganak, mayroon na siyang mga injection na ganyan. Prevent sa mga sakit. Dito na naman magtatapos ang ating vlog, guys. So, yan, God bless. Bye. See you in my next vlog again, guys. Sa aking next vlog na ang aking panganganak. Yeah, so wish me luck, guys. Okay, bye.